Yo, dito tayo ngayon. How to be you po, episode 2. So, pupunta natin ngayon si Repa Sinyo Kagasa sa Pampanga. O, tara na, sa tayo. Para matapos agad tayo. Basta, dito na kayo sa inyo. Kayo, mga Repa. Basta, talaga kayo. Dito tayo sa bahay niya. Ako si Joseph Martin Kagasan, o mas kilala sa pangalang Sinyo, owner ng Real Jokes Clothing, isang flip-top MC at isang ama. At ito ang kwento ko, samahan niyo. Pinaka-down na moment sa akin nun, yung point na syempre ayun walang-wala ka no. Ultimo pang sigarilyo mo wala kang pambili. So ang ginagawa ko noon, pinupulot ko yung mga yosin na nasindihan na pinupulot ko para sindihan ko ulit ganun. Pero syempre ngayon tumigil na ako sa bagyo kasi dahil sa mga anak ko. Bali yung istorya niya kaya ako nakapasok sa flip top. Merong yung head namin sa isa nung grupo namin dati. Siya talaga yung kinukuha nun na pumasok sa flip top. Nagkataon nun na yung label niya hindi pwede dun sa flip top. So, anong nangyari? Parang ako yung pinasok tapos si Mox yung isa. Kasi yung panahon na yun, gusto ko talagang mag-battle . Gusto ko nakikipag-battle. Ayan. Masyado akong sa freestyle ko. Kung magatiwalang-tiwala ako sa freestyle ko na kahit freestyle lang to, kakayanin ko tong mga to kasi sumasali ako ng mga event sa Bulacan, sa mga ibang lugar. Naipapanalo ko naman, masyado akong tiwala nun sa freestyle ko. Nanalo nga ako nung una kong battle sa Olongapo, yun. So, nung nanalo na ako, parang lalong tumaas yung confidence ko sa sarili ko na, okay lang pala yung freestyle, kahit pala hindi ko paghandaan to, kaya ko naman pala. Parang naging senior si Joseph Martin Kagasan. Ano kasi yun, siyempre dahil binabinata, tamad ka sa bahay. So, senyorito talaga yun. Nanay ko nag-ano sa akin yun kumbaga parang aalis ka ng bahay. Kumbaga parang lagi akong sinasalubong ng nanay ko ng, senyorito, mukhang gutom ka na naman. Kasi yun, hanggang yung mga kasama ko, parang tinatawanan ako lagi na senyorito nga yung tawag sa'yo. Tapos, hanggang naging senyo, paiksi na lang ang paiksi. Misa nga, nyo na lang. Prepare na tayo ng ating tanghalian dahil may mga bisita. Ang ulam natin ngayon ang tanghalian natin ngayon ay sanggipsal. Let's go! Para sa akin, ayokong tingnan yung sarili ko na na kilala na ako, na ganito na ako. Ayokong yakapin yung fame kasi nakakatakot pag binitawan niya ako. Kumbaga parang nakakatakot pag paano pag di na ako sikat. So, minimaintain ko yung sarili ko na ganun pa rin na walang masasabi yung mga tao sa akin, lalo na sa mga tropa ko, yun yung pinakamahalaga sa akin, pamilya ko syempre. Ayoko dumating sa point na sikat na yung mataas masyado yung tingin ko sa sarili ko na hindi ko napapansin na ang baba na pala ng tingin ng iba sa akin dahil sa sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko. Hindi ko kinoconsider na na superstar yung sarili ko. Kumbaga parang sisinyo lang ako pag sa stage. Pero si Joseph ako pagbaba. Parang gano'n. Pag sinimulan ko na mag-joke, maraming nawawala sa pagkatino. Mas terrible at mas masakit pa ako sa tadhana magbiro. Kaya Tipsy D, ano yan pag nagkaanak ka si Tipsy? Ito ang stockroom ng RJC. Dito kinukuha lahat ng mga binibigay namin sa shipping, sa reseller. Dito lahat. Simula ang RJC sa 25 pieces na t-shirt. Pero yung pinakaginamit kong puhunan doon ay, nagpapasalamat ako kay Madam Jane Palmero. Siya ang
nagpahiram sa akin ng pampuhunan noon. Sinugalan ko yung t-shirt. 25 pieces na naibenta naman namin agad ng after nung battle namin ni Aklas. So, natalo ako doon pero nakapagbenta ako ng t-shirt. So, solved ba rin? Hindi naman sana. Wala akong sama ng loob sa parents ko. Pero, nung point kasi na yun, ano eh. Lalo na wala naman silang alam sa rap, wala naman silang alam sa ano. Pinapatigil nila ako noon eh. Huwag mo na ituloy yan, mag-aral ka na lang, magtrabaho ka na lang. Eh, matigas yung ulo natin. So, pinagpatuloy ko yun. At yung mga kaibigan ko yung nag-push doon sa akin na, sali ka sa battle, sali ka sa ganito. Pag natalo, tatawa lang, okay lang. So, hindi alam ng parents ko yung mga pinagdaanan ko na yun. Hindi man ako nakatapos ng pag-aaral, pero naging mabuting tao ako at may mga natulungan akong tao. Siguro, hindi man kayo maging proud sa akin sa dahil di ko na-achieve yung gusto nyong marating ko, pero nilagpasan ko yon para maging mas maging proud kayo sa akin. Inisip ko nga nun, tingin ko kung hindi ako naging sisinyo, baka isa akong OFW, kasi yun na lang yung iniisip ko nun na ano eh, na way para maging successful. Kumbaga, kung dito ako sa Pilipinas, tapos ganun lang. Wala akong mararating eh. So, syempre, gusto ko rin makaawan sa hirap. Gusto ko matulungan yung parents ko. Buti, ano, yun talaga. Pinush ko talaga yung, ano, yung pagra-rap, yung pagbabattle. Pinush ko talaga siya hanggang sa nagbunga naman. Kahit, yun nga, kahit against yung magulang ko sa akin na wag ko nang ituloy yan kasi puyat lang. Nagkakaroon ng mga events na sunod-sunod pero wala namang bayad. Pagkain lang, minsan wala pang pamasahe. Minsan, abonado ka pa. Dahil gusto mo lang ng exposure, dahil gusto mo lang maiparinig yung mga ginawa nyo. Na hindi ka naman pinapansin ng tao, tutulugan ka ng tao, nagkukwentuhan yung mga tao pag nagpe-perform ka. Sisinyo bilang asawa at bilang ama, syempre, mabait yan kahit hindi halata. Sobrang mapagmahal yan sa mga anak niya yung imbis na super maglagalag kami, ganyan. Mas inuuna niyang isipin yung mga anak namin, kung paano na ba si Tintin, kumain na ba siya, ganun siya. Mas sobrang family-oriented niya. Mas gusto niyang spend yung time niya sa amin kesa lumabas, ganyan. Ewan ko, maraming nagsasabi na swerte daw siya sa akin. Pero mas masasabi kong mas swerte ako sa kanya. 10 years from now, gusto ko makita yung sarili ko na ano, na hindi successful na rapper. Gusto ko makita yung sarili ko na maging isang mabuting ama. Mas priority ko na kasi ngayon yung anak ko, syempre sila Tintin. 10 years from now, gusto ko maging mabuting ama. Gusto ko maging proud yung anak ko sa akin na tatay ko yan. Hindi man ako maging successful sa pagiging rap, o sabihin na natin malaos na ako after 10 years. Pero gusto ko yung maging number one fan ko, yung anak ko pa rin na tatay ko to. Doon sa mga nagsisimula sa rap, sa negosyo, sa kahit anong bagay, gawin nyo dahil gusto nyo. Huwag nyong gawin dahil napipilitan kayo. Kasi pag ginagawa nyo nang hindi kayo nag-e-enjoy, walang mangyayari. Sa mga nagsisimula naman sa ano, sa rap, ano eh, isa yan sa pinakamahirap na ipagbungahin eh. Kumbaga parang seasonal talaga siya, na may pagkakataon talaga na pwedeng boom ka ngayon, pwedeng mawala, pwedeng sa susunod pa, pwedeng hindi talaga. So, kaya ngayon, yun nga, ang sinasabi ko, gawin nyo dahil gusto nyo. Dahil sumikat ka man o hindi, nagawa mo pa rin. Yun yung ano eh, kumbaga parang magra-rap ako dahil gusto ko lang. Ngayon, kung may ma-achieve man ako, nandun na yon. Pero kung ipuporsigin nyo talaga na gusto kong mag-rap kasi gusto kong sumikat, gusto kong gumanito, huwag kayong maiinip. Muli, ako si Sinyo at dito nagtatapos ang istorya na ito. Maraming salamat at magsilayos na kayo. Magpapahinga na ako. Panood na naman yung panibagong episode ng How to Be You po. At sana kinapulutan nyo siya ng aral at maging inspirasyon nyo sa buhay-buhay. So abangan nyo ang masusunod na episode sa aking channel, sa YouTube channel ko, sa Bostoy Productions, sa Facebook, Jason Oxon Luzadas, at marami pang iba.
Abangan nyo lahat yan. Maraming salamat.